Okay, time check tayo, 11:43, Alto, Banawe. So, yung Isuzu IPB namin, sira na yung cross joint. Tatlo. So, pero ito center bearing, Kai. Halog lang, okay pa. Hello, okay pa ang bearing? Buo pa ang bearing? Ah. Kasi dati, kaya kami nasiraan yan, yung sa, yung bungo niya, yung gear, nasira yung gear. Okay pa naman siya. So, paliwanag mo, paano malaman? Kapag, okay pa naman siya. Walang ingay? Pag hindi maingay siya, tsaka hindi pa nag-i-stack up yung bearing, hindi pa sira ito. Ah, so mali yung assessment ng iba? Hindi, hindi sira ito. Okay. Pag pinalitan niya, buo, mas mahal na yan. Hindi, ito lang naman. Tatanggalin lang ito dito, bubunutin lang. Oo. So, ganyan pala ang pagtanggal. First time ko yan, mag-ganyan. Makakita ng magtanggal ng ganyan. Meron makakita tapos? Ngayon lang, kasi di naman ako nasiraan ng... Ngayon lang! Yung Isuzu lang namin. Kailangan naman yan. Sa upang kasi, dapat sa maintain mo yung pagkrasa mo yan. Ah, yun yung nire-repack. Ito yung sa kasulinan ba? Oo. Ayok. Kapit dito, may kasana yun. So kaya pala ganito, sa mga 4x2 kailangan to, yung may ganito. Dapat yung dito, agaya na nasa kotse ko na Fortuner, nagagrasaan sa gasolina. 150 yata yung charge nun, pero... 150 kesa, ka sa fittings man. Oo nga, 150 yung grasa. Kesa naman ganyan, mangyari, abala. Oo, disposable pa na sinuuna, pat 2,000 pa eh. Wala siyang fittings siya. Ang ikakabit natin ngayon, pwede nang ripakan. Oo, ganun pa, ganun pala yun. So, ganyan pala ang pagtanggal yan, no? Ayun ako talaga po. Ah, okay. Wala nang lock to. Oo. Wala nang pati yung lock. May lock to eh. Ah, may lock ba yan? Hmm, yan o. Pero yung sa, yan, wala. Wala nang malak yung lock. Ito wala rin itong, ito may merong lock to. Pero mamaya pag pinirita, magkakalak na yan. Wala lang, may kasama yun, bago. May kasama yun, boss, bago. Oo. Eh, pasisya, ganun rin gawin eh. O yan, kung may problema kayo sa ganito, si Kuya ang hanapin mo sa may Alto ko sa nakita. Ah, kaya ganyan gagawin, mano-mano. Kahit hindi mga masinsyap yan, ganun pa rin gawin yan. Sabi na yung masinsyap. Oh, so follow. Ano yung mga ganyan? Ha? Ito yung cross joint. Bearing niya. Yung mga nalaglag. Ha? Yung hub niya. Oh. Ano tawag, Kuya? Stick bearing. Ano po talaga ang stick pa-park yun, di ba? Sa pulo ko. Ano sa loob? Oo, oh, pinasok na nga namin eh. Kwenta lang. Hirap eh. Puro. Ayaw maghirap eh. Ayaw maghirap. Gula ko, ano? Mas naiinit pa. Meron yan. Tapos buo, babalik ka rin ang costume. Oo. Oh. Kasi yun din yung problema. Hindi, sabi namin kanina, tignan muna ako nasira. Kasi lahat na yan, papalitan. Good daw eh. Hindi, set of opinion na kami din sa Banawin na. Buo na. Tapos bibili ka ang buo. Oo. Oh. Pabalitan mo rin ang costume. Kasi yung problema, ay benta. Ganun pala yung pagbukas noon. Napalo lang yan? Oo. Para umatras yan. Pero mamaya, yung ipapalit open na, pwede nang grasahan. May grasahan yung kasama? Ah, may grasahan yung kasama. Pero may ano yun, pwede mo grasahan pag naubos yung grasahan. Oo. Naipiting nga na yun. So dumating na yung pines. Hindi, GMB.
Ito na yung parts. Pati ba yan, Jimmy? Japan yan. Japan, Jimmy. Foreign brand. Car shop. Ay, not red. Nakasat. Bagay, yung nakambas natin, 600. So kasi yung mga luma pala natin ganito, walang lagay ng gasahan. Ito meron na yung kinakabit nga nila. Ang nabili lang namin ay si GMB. Ito lang ng pin niya, no? Lock. Yung ating nga wala eh. Pero yung isa wala. Yung isa wala. Wala ngayon. Diba eh? Na-misplace. Tornilyo nga eh. Post niyan kuya, kaya nagsisira. Pag biglang binipitawan yung clutch. Kaya nagsisira yung bearing. Siguro bigla araw ka lang. Ang ngayon, hindi na yung gumagano ng basta. Hindi, no? Yung kanina ba? Ano nangyari? Hello, may play. Oh, ipay-pay na, no? Oh. Time-check tayo. 12:30, tapos na tayo magkabit. Si Kuya Lito, dito sa May Alto, Banawe. Tatlong cross-joint. Center bearing, higpitan lang daw. Sabi ng ibang shop, sira na daw eh. Pero chinek dito, may play daw talaga yan. So ikpitan lang. Nagpagawa Alto, hanapin nyo sila dyan. Sulit dun, maayos yung pagkaka. Nakita nyo naman yung procedure ni Kuya Lito. So yun, nakita nyo naman yung ginawa ni Kuya Lito from Alto, Banawe. So malapit lang sila sa may KFC. So alam mo, ang galing ni Kuya Lito kasi nung tinanong ko kung kaya niya ba, kung may tools ba siya, sabi niya kayang-kaya naman daw niya. So ang galing ni Kuya Lito dahil alam mo yun, mahirap yung pagbalo nun. So try nyo yun, mag-try nyo na hawakan yung ganung tube or any, tas paluin nyo, tas kukontrahin nyo sa kaliwa. So, believe ako sa mga kagaya ni Kuya Lito na, alam mo yun, lumalaban ng patas, na nagtatrabaho, nagsusumikap araw-araw. Yun nga lang, hindi ko siya pwedeng ma-judge, no, kung bakit hindi siya gumagamit ng kanyang mga safety para sa kanyang kamay. Kasi syempre, kung makikita nyo sa video, na delikado, pag nagkamali si Kuya Lito ng hampas doon sa bakal, may tendensing baka pumalo sa daliri niya at mag-cause ito ng sanhi ng damage ng kanyang daliri. So, hindi ako nandito para i-judge. Pero hanga ako sa kagaya nung mekaniko na yun. Nga lang, malayo talaga ako doon. No? Gusto ko sana siya na i-humandle ng Isuzu IPB namin. Pero, well, doon na lang ako sa kanya magpapagawa if ever kung kailangan baklasin yung parts tapos sa kanya ikakabit. Kasi medyo malayo from Taguig to Banawe. Pero okay na okay din yung Alto, yung owner nun doon. Or hindi ko alam kung owner na yon, si Kuya Raul nandun, correct me if I'm wrong. Kasi okay din siya, nagbibigay siya ng input. Madami nagsabi sa shop na others na I'm not gonna name it, sa ibang ilista na lang, na kailangan na daw palitan yung buong propeller. So sana ko hahanap ng propeller ng Isuzu IPB. So chinek nila doon sa Alto, Banawe kung paanong gagawin. Yun nga, na findings nga nila na kailangan lang palitan is yung cross joint. And then sabi din sa ibang shop sa Evangelista is kailangan na rin daw palitan yung bearing or yung center bearing ng sa propeller, which is hindi. Lumuwag lang yung nut kaya binarena ni Kuya or nag-impact drill siya doon, which is naging okay na. Nagagamit tayo yung IPB namin ngayon, pero okay na okay, no? So next job namin, pag ngayon kasi gamit na si IPB, eh paparepack namin yung grease nun sa mga Caltex or sa mga any gas station na nag-o-offer ng pressurized ng ang tinatawag nito ng grasa. Okay, so kailangan yan. Yan ang mangyayari sa mga cross joint ninyo kung hindi nyo pagagrasahan yung mga sasakyan nyo. Lalo na ngayong rainy season,
is pag nababasa yan, kailangan nyong iparipak kung tawagin, palitan o parigrasa nyo. 150 lang naman per cross joint. Kasi nakita nyo naman yung GMB, costly parang 900 pesos dito sa Banawe. Then napaibang nagpagtanongan ko is 600, pero yung labor kasi hindi ko alam kung magano. So dito na lang ako kumuha kasi at least kahit papano, trusted naman na nung tinanong ko naman si kuya na assess niya naman agad yung kailangan gawin doon sa IBB namin. So, yun. Trusted para sa akin yung ganong shop at pati si Kuya Lito na outright niyang ginawa yung cross joint na paghampas doon, no, ang galing. So, yun lang. Salamat.